guys, patapos na tayo nagprito ng ano, bay ng manok. Ayan o, tapos na. Ang susunod na gagawin natin ngayon, gigisa natin. Gigisa tapos pwede kaduhan. Ang unahin nating ilagay ay luya. Golden brown na. Ayan. Golden brown. Ayan. Pwede nang isunod ang bawang. Golden brown na rin yung bawang, pwede nang isunod yung onion, white onion or red onion, depende sa available sa market, yan ang ilagay ninyo. Pero ito ang kalimitan na binibenta dito white onion. Papansin nyo, may hindi akong nilagay na onion. Mamaya ko ilalagay pag maluto na. Pang topping. Pag pwede na, lagyan na natin ito. Tapos toyo. Paminta muna. Tapos, toyo. Yun o. Ito na guys. Suka? Ninit lang mo. Suka. Bakali na si ano? Saan?
Bakit ba basa? Sabi niya sa Adam. Bakit basa? Sabi niya. Dalawang kutsarang sopa. Wala na, wala na gusto. Huwag muna natin tatakpan kasi bagong lagay yung sopa niya. Para hindi makulob yung ano ng sopa. Hindi masarap kapag ano. Makukulob yung kalalaki na suka. Hindi raw maganda. Ngayon, 30 minutes, pwede nang takpan para yung moisture eh, hindi aalingaso, madaling maluto. Sabagay, luto naman na yan eh. Kaya hindi na kailangang medyo matagal na lutuin kasi luto na. Lagyan na rin natin ng laan niya to. Tatlo lang. Natin mga 2 minutes. Katapos lagyan natin ng calamansi juice. No? Calamansi juice, calamansi extract. Panulit natin konti. Tulad ng sinabi ko kanina, ito na yung excess na onion. Ayan. Tararan! Ayan na. Ito na, luto na.
ang ating adobong manok, patay ng manok. Tapos tikman natin. Masarap. Ito na, ready na ang ating adobong atay ng manok. Laging tatandaan, kapag ang nagluluto at ang pagluluto galing sa puso, masarap lunukin. Diba? Hanggang dito na lamang at sa susunod na muli, maraming salamat. Bye bye. God bless.